Sa ating balitang lokal, NFA Gimba Nueva Ecija sarado pa pero magsisimula na raw mamili sa susunod na linggo. Sarado pa rin ang National Food Authority o NFA Gimba Food Center hanggang ngayong araw, Abril 16, taong kasalukuyan. Ayon sa security guard na nakausap ng news team kaninang umaga, bukod sa kanilang mga gwardiya at okasyonal na sweeper sa lugar, wala pang empleyado ang pumapasok sa opisina sa naturang food center, habang ang warehouse supervisor na si Ms. Yasmin Kabakungan ay sa opisina sa Cabanatuan City pa pumapasok sa kasalukuyan. Ayon naman kay Cabanatuan Food Center Supervising Grains of Operations Officer o SGO Cecil Perez, magsisimula nang magbukas ang Gimba Food Center sa susunod na linggo. Kaya maaari nang makipag-ugnayan sa naturang warehouse ang mga magsasakang nais magbenta ng kanilang ani rito. Kinumpirma rin nito ang approved palay price ng NFA Council. Ngunit hindi pa sila makapagsimulang mamili dahil hinihintay pa ang bagong guidelines na ibababa ng NFA para sa pagpapatupad ng bagong buying price na 23 pesos hanggang 30 pesos kada kilo ang tuyo at malinis na palay at 19 pesos hanggang 23 pesos kada kilo naman ang fresh o sariwang palay. Sa ngayon, nagka-canvas na aniya sila ng presyo ng mga palay traders dahil sa prevailing price ng mga ito aniya magdidepende ang presyong ibibigay o itatapat ng NFA. Kung halimbawa, kung 26 pesos per kilo ang prevailing price sa merkado, pwede nilang alukin hanggang sa 27 pesos kada kilo. Dadaan pa rin sa procedure ang pagpapasok ng palay sa naturang ahensya, kagaya ng pagiging lehitimong magsasaka ng magbibenta ng palay dito at dapat rehistrado sa RSBSA o Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Gayun din, kailangang pumasa sa iba pang mga rekisitos ng NFA. Samantala, dito sa Gimba, kalagitnaan ng buwan ng Marso ay nagsisimula ng umani ang mga magsasakang ngayong dayatan, kung kaya aabot na sa 80% o higit pa ang nakapag-harvest na ng kanilang mga pananim at naibenta na rin ito. Kung sa susunod na linggo pa magsisimulang mamili, ang NFA ay kakaunti na ang maaring ma-procure o posibleng wala nang mabili o kaya naman ay walang magbentang magsasaka sa ahensya. Yun. Ay. Ilang porsyento na lang daw? Na mahigit 80 daw, 80 to 90%. Yung mga 80. Nakausap nating mga farmers na umiikot sa buong munisipalidad. At yung iba ring farmers na may mga sakahan, no, dito. Talagang ala na, halos puro yung dayami. Na, pero sa Mayo yon mabibili, hindi ngayon. Oo, sa Mayo mga, na. Kasi umaani ngayon ng April. Yun yung mga nagsimula talaga. Oo, nang sabay-sabay. Mm-mm. Next week, wala na. Wala na? Wala na. Oo. Kaya mabibili sila sa Mayo yung tira-tira. Yung kinapos ng tubig. O swerte kung mabili sila next week. Kasi kung next week, halimbawa may aani next week, di syempre, ano pa yun, makikipag, kasi parang may, ano pa yun daw eh, mag-a-agree pa sila dapat sa presyo eh. Yung NFA at saka yung magsasaka. Uh-huh. So kung dadalhin mo ng fresh, ito, tuturingan, pero mas maganda daw, since mainit na yun, since malaki yung diferensya ng presyo, de, mas maganda kung ibibilad ng konti. Pero syempre, may moisture content pa rin yun. Kasi meron din yung parang, I don't know kung anong tawag yun, tinry kong hanapin kanina. Meron silang table nun kung papaano nila ina-identify. Pati yung moisture content, pati yung kung magkano, etc. May table yun na ipinupost din ng NFA. Hindi ko lang mahagilap kanina. I think shinare na rin natin yun sa ating Facebook page. Pero yun nga, sure daw. Binalikan ko kasi yung conversation. Sure daw na next week. Kasi ngayon, mukhang ang may sakit yung bodeguero. Pero next week, talagang tatanggap na. Kasi nasabing dahilan talaga, guidelines. Kaya wala pa silang hawak na guidelines. Oo.
may sakit yung bodigero. Pero kasi at kahit na pumapasok si bodigero, kung wala pa 'yung guidelines, wala pa 'yung guidelines, uh-huh, diba? Pero kung pwede na raw makipag-ugnayan. Oh, pwede na makipag-ugnayan. Di mag-aantay pa rin. Essentially, hindi pa rin. Sino namang magsasakang nasa hangin. Hangin pa rin. Makikipagtutuan sa kanila na busa na next week ha, pero pidala nyo na rito at mag-usap tayo sa palay. Kung ano pa. Di, ang mangyayari na. Hayaan nyo muna sa gitna ng bukid para matuyo at hintayin nyo na yung next week. Uh-oh. O diba? Pero tapos ano kaya yun? Hindi pa babayaran yun kaagad, ano? O tapos magkakaroon pa kayo ng bargaining agreement. Uh-oh. Kung magkano from sa sariwa is 19 to 23. Diba? Mm-hmm. Magtatawaran kayo ngayon. Mm-hmm. Sasabihin sa'yo, ay kasi ang moisture ito content po eh. Mo, ganito eh. Mm-hmm. Kaya ito lang po yung presyo niyan. So, eto sa buyer, pag sinabi ng ahente na 25. Oh, diba? Finish or not finish. Oh, kung gusto mo, ayaw mo. O di, kung gusto mo, sige po. Hanap ka pa ng ibang trader, ganun. Okay, sa kanila. Kaya nga doon sila na doon nabubusisian eh, no? Mm-hmm. Kaya, ayan, magaling sa price release ang NFA at saka ang DA. Kasi noong April 12 pa yan eh, naglabas sila ng April 11 pala yun. April 11 ba? Yung meeting. Oh, yung meeting. So, April 12 yung press release. April 12 yung press release, ano? April 11 bakit sila. Bakit price? Pinipraise nila yung mga sarili nila. Praise the Lord. Praise the Lord, ano? Diba? Meron ng presyo. Oy, tinapatan namin, pero favor lang. Kasi si mismo si Senator Amy Marcos, sinabi niya na papel lang. Meron ka ba niyang... Meron akong recording pero mahaba yun eh. Ay, mahaba ba? Maka... Ito namang si Lola... At ayan, sinabi Lola niya na wala pa yatang nadadownload na pondo. Saan kaya yun din na-download? DBM. Ba yun? DBM through NFA. Hindi ba yun ano na? Dapat yun... Dapat yun... Naka-download na simula pa lang nung... Anihan eh. O diba? Paano sila mamimili kung... Hindi pa nila hawak yung ano? Oo, hindi nila hawak yung na-download pa. Doon pa nga. Pero ang tanong ba na-release na ba sa... ng ano, ng DBM? Ibig sabihin yung DBM. Siya kasi ang magdadala doon sa ano eh. Mm-hmm. Sa... Saan kaya yung nire-release? Sa land bank yun, syempre. Sa land bank? Oo. Kasi kung nandun na sa land bank, simple na lang yung pag-withdraw. O kaya mag-i-issue na lang ng check eh. Diba? Kung may check eh. Kasi yan ang mode of payment eh. Oo, yan ang modus. Oo. pero yun nga, di ba? Parang hindi siya... Habang babagal-bagal. Nakakaloko. Parang sinasadyang binabagal-bagal. Nakakaloko yung gano'n. Para na... hindi magastos yung pondo. Saan? Di ba nung nakaraan... Ano yung, saan yung mapupunta? Saan mapupunta yung pondo? Ibabalik? Sa gaa? Ayun ang hindi na natin alam kasi ang pinipress release lang naman nila yung may pondo at ito ang budget sa pamimili. Pero hindi naman sila nag-press release nung ano ang actual nilang nabili at magkano, 'di ba? Ganon. So may ganito pang natitira. Hindi ba hirap na hirap nang magkalkal diyan yung Congress saka yung Senado? Doon lang natin nalalaman kung nakikinig at nanonood ka sa debate nila doon sa sa hearing, congressional hearing, Senate hearing o ganun. Susubaybayan pa ba ng mga magsasaka yun? Oh, 'di ba? Na ano, pero paulit-ulit lang din naman yung experience na ganun. O kaya ayun, 'di ba? Kung maalala nyo, nung nakaraang anihan, sinasabi na natin, dahil yun yung nakukuha nating ulat, datos, ano? Impormasyon, na kung kailan kasagsaga ng bilyan, sarado talaga yung NFA, hindi namimili. So, hindi rin nakakapagbilad yung mga magsasaka. Noon lang, main crop yun eh, 'di ba? O tas kabali-balita natin, yung NFA, ay meron palang nabiling palay, ipinakiskis, ginawang bigas, at ibinenta sa rice mill. Kaya sila nasuspinde. Nagkaroon ng suspension sa may gate, ilan nga?
139. Oh, naging 141. Oo, kasi yung nasuspindi din dalawa. Yung OIC at saka yun. Na isa. Na tapos, nilift yung suspension nung mga 40 plus lang yata yung nilift. Nung mga, kumbaga, kukonte ang mga warehouse supervisor lang yata. Kukonte yung ang kanilang alam. Involvement dun sa ano. Pero continuous pa rin daw yung investigation dun. Ibig sabihin na nilift yung suspension. Eh, wala nang pananagutan kung sakaling may makitang involvement. Sa matalang alam natin na yung gobyerno ang may pondo, may pera. Oh, kasi ano yun naman ay pera ng bayan pati yun. Pati yung pag yung GAA. Hindi nila pera yun. At yung mismong rehearing dun sa GAA, dun sa mga sa Appropriations Act. Ang alam ng taong bayan yan, na ito yung pondo na ibinigay sa NFA, ito yung ipambibili sa kanila. At dumadaan pa yan sa kung ano-ano pang mga tanong-tanong at ano-ano pang mga presentasyon. Meron pang, marami pang napapahiya dyan eh kung saan ginagamit. Pero paulit-ulit, bibigyan ng pondo, hindi rin naman makakapamili. Ayun, next year, ganun daw ulit. Oo, tapos yung pondo naman na yon inuutang lang din, di ba? O, sa 3 trilyon, may 3 trilyon. 2 trilyon ang utang. O, 5.7 ang budget natin, di ba? 1 something ngayon. Lang ang pera natin doon, ang 3 trilyon. 3 trilyon in utang. Ay, utangs. Yes. So, ayun, paulit-ulit, 14 trilyon. Kailangan talaga sa ganyang ano, mabago na talaga yung ano, yung kaayusan yung sistema, yung parang ako ang isang nakikita ko na ano, sa ganyan, yung mga ahensya nagiging gatasan na lang, yung pondo ng ahensya ay nagiging nagagamit. Oo, nagagamit, nagiging gatasan na lang ng mga nakaposisyon. Oo. At kaya hindi nagiging service. Bumabang yung pangalan. Kaya lang, nantad din naman sila dahil kahit na mag-press release sila araw-araw, sa actual, wala naman. Oo, talaga. Kasi syempre, lalabas at lalabas din kung yung nangyayari. Kasi, halimbawa tayo, isa sa trabaho natin, mag-fact check kung totoo ba na namimili yung NFA ng palay, kung ganito yung presyo nila, namimili ba sila, wala naman tayo makitang nabibili. Wala. In fact, sarado. Mm-hmm. Tanungin natin yung magsasaka. Ayaw magbenta. Ayaw magbenta ng palay nila sa NFA. Mm-hmm. O dahil ang dami nilang nire-reklamong dahilan. Sila pa yung dapat magdala dun. Sa halip na sila yung umikot at mamili. Meron silang naikutan. Mag-ilan nga ba yung nabili nila? Sa kaban ba yan yung nakaban? Uy, DDT sa Nueva Ecija, sa ano tapos, yun? Tapos, mga sa commitment. Aurora. Mga commitment daw yung kanilang nakuha. Kumbaga, naka-line up na bibilhan ng pero, palay. Pero, commitment. Oo, mga, ano nga, may tawag doon eh. Ikaw, may pledge ka na. Pledge. May pledge ka na ibebenta. Oo, sa kanila magbibenta parang yung palay. Parang medyo maganda-ganda yung report, di ba? O, di pledge. May commitment. Parang yung pledge ng mga sa NFA, may pledge na magbibigay sa amin kahit na 10 kaban lang. Parang ganun. Para naman may mabili kami. Samantalang, ang laki-laki ng pondong pambili nila. Di ba? Bilyones. O noong nakaraan ang natatandaan ko ay 12 billion. 12.9 I think. 12.9 billion. Ewan ko lang ngayon. 17? Parang 17 billion. 17 billion naman ngayon. Uh-oh. Parang ganon. Diba? Sasabihin nila na wala nang mabili. Pero nung pag may pondo, hindi namimili. Ano nga sabi ni Ating Amy. Ano yun? Yung kalahating laki niya. Oo. Natatawa ko doon. Ang variant. Ay, hindi ko. Anong mamimili? Yung mamimili ng 30. Sana. Ay, yung bibili ng 30 sa magsasaka. Bibili niya ng 30 sa mga magsasaka. Tapos gigilingin, ibabalik nila sa halagang 35 pesos. Ganon. Oo. Yung dating mandato nga daw pala yun. Oo, dati yun. Dati na yun, hindi na yung bago. Ang simple lang kasi noon. At napakadaling gawin yun kung tutuusin.
yung pondo ay pamili mo. Mm-hmm. Nang ano, kahit nga 40 pesos mong bilhin niya sa magsasaka eh. Kasi talagang para sa mga nagpo-produce ng palay yun eh, di ba? O ngayon, o dinasa yun na, ipagiling mo. O tapos iservisyo sa mo uli. Dagdagan mo lang ng konti. Hey, kaysa naman lang kasi, kumikita yung traders. Na bumili ka ng palay, binenta mo sa traders ng palugi. Yun sa kasi traders, yung mayaman na yun eh. Bigay mo sa mahihirap. Kaya nga. Kung tutuusan, napakadali lang kung simple lang yung procedure nun, di ba? Siyempre, kailangan nilang pahirapan. Itong administrator, kung talagang ang habol at yung puso niya ay talagang nasa mga magsasaka, gagawa niya ng paraan yan. Na kunin na yung pera at i-download. At kung saan-saan pang dadaan sigurong kamay yun, napipirma. Paano kaya yung procedure nun, ano? Kung papaanong download yung gagawin, tapos kung sino pa yung... Ay, sanay na sila sa ganun. Kung kasi sila yung babalikan mo dyan eh, na bakit hindi pa na-download, eh samantalang sanay nagsimula na yung Marso pa lang nagsimula na. Dapat available na yung pera bago pa mo magsimula yung anihan. Kung ano-anong idea. Oo nga. Ang nabubuo, hindi na... Idea sa tubig. Ako ng ng sa tubig. Ano yan? Umay. Umay? Parang kilala ko kasi. Oh my God. Hindi, umay is parang... umay parang... ano ba ang tawag mo doon? Sobrang tamis, nakakaumay. Nakakasawa na. Paulit-ulit or sumobra ng sarap. Mga ganun ba? Kaya mabilis. Oo. Hinilang ko yung kay Sir Emil. Oo. Yung umay. Si Sir. Yung taga, no? Emil David ba yun? Emil Christopher Bureau David ng Bureau of Fire. Naumay si Sir sa'yo eh. Tayo naman, naumay tayo sa NFA. Ayan. Oh my God. Andito na si Ariel. Oh my gosh.